Natuklasan ng mga siyentipiko ang isang kakaibang glasyer na naglalabas ng pulang likido at ang mga lokal na hayop at mga insekto ay nagsimulang magmutate. Noong 2013, nahaharap ang mundo sa mga nakakatakot na kalamidad sa klima. Hinuhulaan ng mga eksperto na ang North Pole ay magiging walang yelo sa loob ng 10 taon at ang mga alpine glacier ay ganap na mawawala. Ang buhay ay hindi na magiging pareho muli at ang mga tao ay nag-aambag dito. Sa Austrian Alps, sa taas na 3,500 metro ay ang Glacius Research Station. Sa kasalukuyan, nakatira doon ang isang alcoholic technician na nagngangalang Janek, ang kanyang aso na nagngangalang Tini, at 3 siyentipiko na sumusubaybay sa pagbabago ng klima. Nagising si Janek sa isang malakas na ingay pagkatapos ng isa pang matinding hangover. Si Berta, isa sa mga siyentipiko ay patuloy na kumakatok sa kanyang pintuan at humihingi ng tulong. Nag-atubili, dumating ang technician sa pangunahing base at hindi pinagana ang alarma. Lumalabas na ang isa sa mga istasyon ng panahon. Na matatagpuan 100 metro mula sa pangunahing base ay wala sa ayos. Kung wala ito, hindi masusubaybayan ng mga siyentipiko ang mga pagbabasa ng klimatiko na hangin at kailangan itong ayusin ng madalian. Si Janek ay hindi partikular na nakikisama sa koponan at sinusubukang lumayo sa kanila, ngunit obligadong sundin ang kanilang mga utos. Nang nasa labas na, napansin ng technician na kakaiba ang kinikilos ng kanyang asong si Tini at hindi sumasagot sa tawag ng kanyang amo na kumain. Walang tigil itong tumitig sa isang punto sa itaas, na parabang may nakita ito sa mga bundok na nababalutan ng niebe. Nang maglaon, tinapos ni Janek at nang mananaliksik na si Fok ang mga huling paghahanda para umakyat sa mga bundok at ayusin ang isang malfunction sa istasyon. Sinusubukang malaman ni Fok ang higit pa tungkol sa personalidad ng hindi magiliw na technician. Siya ay gumugol ng higit sa 5 taon sa paghihiwalay sa istasyon, kahit nakakaunti ang maaaring makatiis ng gayong malupit na mga kondisyon. Hindi pa handa si Janek na ibigay ang totoong dahilan ng kanyang pagkakakulong sa mga bundok at sinabing mas alam niya ang istasyon at ang lupain sa paligid niya kaysa sa iba. Ang mga lalaki at ang aso ay umakyat ng mataas sa mga bundok, binabagtas ang mga mabaluktot na dalisdis. Biglang tumalon si Tini sa kanyang upuan at tumakbo sa hindi malamang direksyon, tumatahol. Sinundan ni Janek at ng siyentipiko ang alagang hayop at natuklasan nila ang isang hindi kapani-paniwalang tanawin. Ang isa sa mga bato ay natatakpan ng bacterial plaque ng pulang kulay. Tuwang-tuwa si Fox sa hindi pangkaraniwang paghahanap at nagpa siyang kumuha ng mga sample para sa karagdagang imbestigasyon. Nakarinig si Janek ng mahinang alulong na nagmumula sa kuweba. Hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa pag-aayos ng transformer box. Si Tini naman ay nagdesisyong tingnan kung ano ang nangyayari sa kuweba. Tumakbo siya sa loob at hinanap ang pinagmulan ng paungol sa pamamagitan ng amoy. Sa gitna ng mga bato ay namamalagi ang isang malalang sugatan na soro na humihinga ng napakabigat. May aktibong gumagalaw sa sinapupunan nito at biglang sumabog. Umalingaw-ngaw ang isang desperadong aso na tumatahol sa kuweba at nagulat si Janek sa transformer box at tumakbo si Fok palabas ng slope. Tumakbo ang technician sa kanyang alaga at nakakita ng sariwang sugat sa kanyang tiyan. Ang aso ay tumingin sa unahan kung saan nakahiga ang baluktot na katawan. Bumalik sa pangunahing base, sinusuri ng mga siyentipiko ang mga sample ng hindi pangkaraniwang glacier sa ilalim ng mikroskopyo. Natuklasan nila ang isang buhay na organismo sa loob nito, na ang mga selula ay patuloy na naghahati at dumarami. Hinihiling ni Bertha na dalhin siya ni Janek sa glacier upang kumuha ng mga sariwang sample at ilagay ang mga ito sa isang lalagyan ng airtight. Tumanggi ang teknisyan na umakyat sa mga bundok sa gabi dahil mayroong isang masugid na fox na gumagala sa kuweba. Ang mga siyentipiko ay hindi nasisiyahan sa pag-ugali ni Janek at naniniwala na siya ay nag-imagine lamang ng mga bagay pagkatapos uminom ng labis at nawalang panganib sa yungib. Gayunpaman, nagpa siya silang ipagpaliban ang paglalakbay sa glacier sa susunod na araw. Sa umaga, ang ministro ng ekolohiya na si Bodisek ay dapat na pumunta sa istasyon na may isang komite at ang mga siyentipiko ay nagmumungkahi na panatilihing lihim ang hindi pangkaraniwang pagtuklas. Hindi pumayag si Janek. Dahil obligado siyang alertuhan ang mas mataas na otoridad tungkol sa nangyari. Kasama ng darating na ministro ang mga reporter at ang dating kasintahan ni Janek na nagngangalang Tanya. Nagtatrabaho siya bilang isang geologist at 3 taon na ang nakalipas ay bahagi ng isang grupo ng mga siyentipiko na nagtatrabaho sa istasyon sa Alps. Samantala, sinusubukan ng mga siyentipiko na kausapin ang technician sa pagsasabi sa mga bisita tungkol sa kanilang nakita sa kuweba. Ito ay isang PR campaign lamang para sa ministro, at lahat sila ay kailangang gampanan ang kanilang bahagi sa pampulitikang palabas na ito. Binigyan ni Harold ng morphine si Janek para makatulog siya at hindi sila maistorbo.
Gayunpaman, sa sandaling iyon, nakipag-ugnayan sa kanya si Tanya sa pamamagitan ng radyo at ipinaalam sa kanya ang kanyang pagdating. Ang kaganapang ito ay agad na nagpakalma sa teknisyan, at ang mga siyentipiko ay nag-aalala na magbubunyag siya ng impormasyon tungkol sa rabid fox sa kanyang dating kasintahan. Ipinaalam ni Tanya kay Janek na kasama niya ang ministro at mga reporter sa kabundukan sa madaling araw upang kumuha ng mga makukulay na larawan. Ang lalaki ay nasasabik na makilala ang kanyang dating kasintahan at kumukuha ng mas maraming morphine para mahimatay. Pagising sa kalagitnaan ng gabi, narinig ni Janek na may naghuhukay sa basurahan. Nang maramdamang may mali, tinawagan niya si Harold sa radyo at hiniling na dalhan siya ng replay, ngunit hindi siya narinig ng kanyang kasama. Biglang lumitaw ang isang nakakatakot na halimaw mula sa pagtatago at kinikilabutan ang teknisyan. Ang mga siyentipiko ay sumugod sa tunog at sinabihan sila ni Janek na magmadali at magtago. Iniulat niya na nakakita siya ng isang uri ng hybrid na fox na may mga sungay sa ulo nito. Hindi siniseryoso ng mga siyentipiko ang kakaibang pag-ugali ng lalaki. Sa paniniwalang siya ay nasa ilalim ng mapaminsalang epekto ng morphine at alcohol. Sigurado si Janek na tama siya at gusto niyang iulat agad ang lahat sa otoridad. Isang maliit na away ang sumiklab sa pagitan ng mga siyentipiko at teknisyan. Nang huminahon, sinubukan ni Harold na hikayatin si Janek na matulog at ipagpaliban ang pagkuha ng mythical fox sa susunod na araw. Dinala ng naliligalig na teknisyan ang kanyang sugatang aso at umatras sa kanyang cabin. Bago matulog, nagkwento si Janek kay Harold tungkol sa isang mga ngaso na dating nakatira sa malapit. Nang mamatay ito, nakahandusay sa tabi ng katawan ang sugatang si Tini. Pinasok ni Tanya at ng teknisyan ang aso, pagkatapos ay inaruga at pinataba. Buong gabi, binabangungot si Janek tungkol sa halimaw. Sa umaga, tinawagan niya si Tanya sa pamamagitan ng radyo at binabalaan siya sa panganib na naghihintay sa kanila sa kanilang ruta. Hindi naniniwala ang babae sa mga maling akala ng kanyang dating kasintahan at sinabihan ang mga tripulante na maghanda para sa pag-akyat. Nagpa siya si Janek na samahan si Brita sa pulang glacier. Kapag naroon, gayunpaman, natuklasan nila na ang pulang bacterial growth ay nawala sa isang lugar. Nagpa siya ang scientist na mag-drill sa block para mangolekta ng mga materyales. At tumabi si Janek para pumunta sa banyo. Biglang gumalaw ang isa sa mga bato dahil sa kahalumigmigan. Ang bato ay lumalabas na isang mutant beetle na umaatake sa sinumang nakagambala dito. Sinipa ng isang natarantang Janek ang salagubang at ito ay tumalbog sa isang tabi, muling nagtago sa kabibi nito. Samantala, ang ministro at ang grupo ay naglalakad sa landas patungo sa istasyon. Si Tanya ay masigasig na nagsasabi sa mga reporter tungkol sa pagsasaliksik sa pagbabago ng klima. Huminto ang grupo sa isang magandang dalisdis para kumuha ng ilang larawan. Sa panahon ng photoshoot, ang photographer ay nakagat ng isang higanteng lamok na ang tiyan ay puno ng mga nakakapinsalang bakterya. Bumalik sa base, hinihiwalay ng mga siyentipiko ang mutant bug. Mabilis na kumilos ang nilalang, na nagdulot ng kaguluhan sa mga naroroon, ngunit tinawag ito ni Bertha na isang vegetative reaction. Matapos kunin ang mga biomaterial para sa pagsusuri, napagpasyahan ng mga siyentipiko na naglalaman ito ng parehong mga mikroorganismo tulad ng pulang glacier. Napagpasyahan ni Bertha na ang halimaw na natagpuan ay isang uri ng hybrid ng flea at fox. Ang bacterium na ito ay maaaring muling pagsamahin at paghaluin ang DNA ng iba't ibang mga organismo, sa gayon ay lumilikha ng iba't ibang mga nahawaang hybrid na hayop. Nang matunaw ang pulang glacier, ang mga nagyelong mikroorganismo ay nakapasok sa soro kasama ang tubig ng glacial. Ang mga gene ng fox pagkatapos ay pinaghalo sa mga gene ng mga bug na kinain nito na lumilikha ng hybrid. Nagtataka si Janek kung ano ang mangyayari kung ang isang hayop na nahawaan ng mga mapaminsalang mikroorganismo ay makakagat o dumila sa sugat ng tao. Iminumungkahi ni Brita na ang gayong hayop ay magpapangitlog ng tulad ng isang lobo, isang tao na may ulo ng isang jackal. Bumalik ang teknisyan sa kanyang lungga at sinuri ang sugat ni Tini, sa loob nito ay may nagsisimula ng tumubo. Nakipag-ugnayan muli ang lalaki kay Tanya, at sinubukan siyang hikayatin na baguhin ang kanyang ruta at huwag dumaan sa pass, na dumadaan lamang sa nahawang lugar. Pagkatapos ng kanyang pag-uusap, ang lalaki ay nahaharap sa isang mahirap na pagpipilian. Napagtanto niya na ang kanyang minamahal na aso ay nahawaan at isang masakit na kamatayan ang naghihintay. Dapat niyang barilin si Tini at alisin ito sa kanyang paghihirap. Ngunit nag-aalangan siyang gawin yon. Ang aso ay tumingin sa kanyang amo na may naaawa na mga mata na nagdaragdag sa kanyang pag-aalinlangan. Nagpa siya si Tanya na kunin ang payo ng kanyang dating kasintahan at iminumungkahi na baguhin ng grupo ang ruta. Umayag ang ministro na kumuha ng mas maikling ruta at ipinaalam ito ni Tanya kay Janek. Sa pamamagitan ng radyo, narinig ng dalaga ang pag-ungol ni Tini sa likuran at nakiusap kay Janek na hintayin siya para makahanap sila ng ibang paraan upang makalabas ng magkasama.
Masaya ang lalaki na ipagpaliban ang pagbitay sa kanyang pinakamamahal na alaga. Samantala, ang photographer na ang turista ay natitisod sa isang bato at nahulog. Naabutan ng hybrid ang dalaga, at tinusok ang kanyang binti gamit ang napakalaking tibo nito. Lalabas na si Janek para salubungin si Tanya, at ang iba pa, na nagdudulot ng bagong kawalang kasiyahan sa mga siyentipiko. Ayaw nilang sabihin ng teknisyan sa ministro ang tungkol sa bagong banta ng bakterya, dahil ang balita, ay maaaring magdulot ng gulat at hindi kinakailangang publisidad. Naniniwala ang mga siyentipiko na nasa bingit na sila ng pinakadakilang pagtuklas sa siyensya na magbabago sa buong mundo. Hiniling nila kay Janek na bilhan sila ng ilang oras upang magawa nila ang lahat ng kinakailangang pagsasaliksik. Ang mahigpit na teknisyan ay sumalungat sa panghihikayat na ikinagalit ni Bertha. Nilinaw ni Janek na hindi siya natatakot sa mga banta ng mga siyentipiko at nag-set off sa kanyang paglalakbay ay natagpuan niya ang katawan ng isang kambing sa bundok na sumabog ang tiyan. Maingat na tumingin ang lalaki sa paligid, napagtanto na ang mga hybrid ay palapit ng palapit sa istasyon. Ang nakagat na photographer ay nagsimulang magkaroon ng matinding lagnat at nagpasya ang grupo na huminto. Bumukol at pumipintig ang kagat sa kanyang lip. Nais ni Tanya na dalhin ang grupo sa istasyon ng mabilis hanggat maaari, kaya't sinabi niya sa kanila na magpatuloy sa paglipat. Biglang tumakbo sa kanila ang sugatang hiker na mahimalang nagawang labanan ang lumilipad na mutant. Bumagsak ang babae sa lupa at hindi makapagbitaw ng salita dahil sa panic attacks. Ngayon ang hybrid na agila ay nagsimulang umikot sa grupo. Naghahanap ng susunod na biktima nito. Ngunit napatunayang pansamantala lang ang tahimik at makalipas ang ilang segundo ay inatake ng mutant ang gwardiya. Bagamat nagawa ng lalaki na labanan ang ibon, nasugatan siya nito. Isang tunay na gulat ang nangyayari sa delegasyon. Si Ministro Bodisek, na lumuluha, ay gumapang papunta sa patay na security guard kung kanino siya malapit. Ang photographer na nakagat ay tumakas sa mga bundok. Si Janek ay nagmamadaling tumulong sa kanila at inihatid ang natitirang grupo sa istasyon. Sa oras na ito, nag-ensayo si Harold ng isang pulong sa mga matataas na bisita, ngunit nabigo siyang maisagawa ang kanyang mga alindog. Ang takot na delegasyon ay pumasok sa istasyon at agad na humarang sa loob. Inilagay nila ang sugatang turista sa isang mesa, at ginagamot ang kanyang mga sugat sa mga improvised na paraan. Hindi lahat ay nakakarating sa istasyon. Napansin ni Erin, isa sa mga reporter, na nawawala ang kanyang kapareha, at nagpanik. Ang ministro ay matigas na dinala sa kanya ang kanyang katinuan, at tinitiyak sa kanya na ang lalaki ay babalik sa lalong madaling panahon. Hiniling ni Tanya kay Janek na tumawag sa isang tao para sa tulong, ngunit ang tanging satellite phone ay kinuha ng dalawang siyentipiko na pumunta sa istasyon ng panahon. Ibinulong ni Harold sa technician na hindi planong bumalik ni Fok at Brita hanggang sa umaga kapag umalis ang delegasyon ng ministro. Nakikita ang kapuspalad ng mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon, sinubukan ng siyentipiko na awkwardly bigyang katuwiran ang kanyang sarili. Hindi nakakumbinsi si Janek sa kanyang paghingi ng tawad at sinampal niya ang lalaki sa paglalagay ng kanilang buhay sa mortal na panganib. Nag-aalok ang ministro na tumawag para sa tulong gamit ang kanyang telepono, ngunit sa taas na ito, hindi gumagana ang mobile na komunikasyon. Naalala ng babae na ang kanyang namatay na security guard ay may isa pang satellite phone at inilabas ang kanyang galit sa humihikbing reporter. Narinig ni Janek ang kanyang alaga na tumatahol at natakot siya sa panganib na nasa malapit lang. Siya burst out sa kalye at maingat na lumakad patungo sa kanyang cabin, umaasang makita ang pinakamasama. Isang galit na si Tanya ang nagtanong kay Harold tungkol sa natuklasan ng mga siyentipiko sa kanila. Nakarating sina Fok at Brita sa istasyon ng panahon. Ngunit natuklasan na nakalimutan nila ang susi nito sa pangunahing base. Sinisisi ng mga siyentipiko ang isa't isa para sa nangyari ng ilang sandali, pagkatapos ay pinili ni Fok ang lock. Pumasok sila sa loob at sa pag-asam, binuksan ni Brita ang lalagyan na may mutant bug na dinala nila para sa pagsasaliksik. Gayunpaman, ang hybrid ay nagpapanggap lamang na patay na at agad na sumugod sa mukha ng siyentipiko sa sandaling buksan niya ang lalagyan. Ang babae ay tumakbo palabas sa kalye sa takot. Sinusubukang tanggalin ang mutant mula sa kanyang sarili. Sinusubukan ng kanyang kapareha na tulungan siya, ngunit wala na siyang ibang magagawa kundi hampasin siya ng bato ng maraming beses sa ulo. Ang mutant bug ay tumutulak sa babae, ngunit pagkatapos ng mga suntok, ang kanyang mukha ngayon ay ganap na lapirat.
Pinuntahan ni Janek ang kanyang naghihirap na alaga at sinubukan siyang pakalmahin. Si Tanya, na nakarinig na mula kay Harold tungkol sa mga mutant, ay pumasok sa bahay. Inabot ni Tini ang kanyang may bahay. Nakilala siya na hindi gusto ni Janek. Minsan na ring nawala si Tanya, naiwan silang lahat. Ipinakita ng lalaki sa kanyang dating kasintahan ang tiyan ng aso, kung saan may aktibong gumagalaw. Naiintindihan ni Tanya nang walang mga salita kung ano ang kailangang gawin. Inabot niya kay Janek ang isang syringe na may lethal injection para patulugin ang walang pag-asang asong may sakit. Sa wakas ay nagpa siya ang lalaki na tulungan ang kanyang apat na paa na kaibigan at ilabas siya sa kanyang paghihirap. Ang mag-asawa ay nahihirapang harapin ang pagkamatay ng kanilang kapwa-alaga. Nagpa siya si Tanya na aminin sa kanyang dating kasintahan na siya ay buntis sa kanya. Ngunit sa sandaling lumitaw ang isang sinag ng pag-asa sa mga mata ni Janek. Iniulat ng batang babae na ang sanggol ay hindi rin nakaligtas. Lubhang hindi nasisiyahan ang ministro na hindi ipinaalam sa kanya ng mga siyentipiko ang panganib. Si Harold ay patuloy na gumagawa ng mga kalunos-lunos na dahilan at nagmumungkahi na ang mutant eagle na sumalakay sa delegasyon ay isang aksidente lamang. Ang babae pagkatapos ay nawala ang kanyang galit sa kabuuan at binugbog ang siyentipiko. Bumalik sa istasyon sina Janek at Tanya. Plano ng teknisyan na hanapin ang dalawang scientist para kunin sa kanila ang satellite phone. Sinubukan ni Tanya na pigilan siya mula sa mapanganib na pakikipagsapalaran, ngunit determinado siya. Biglang pumasok ang isang natakot na fop na nakarating ng buhay sa istasyon. Sa takot na mga mata, nagmamakaawa siyang harangin ang pinto, kung saan sinusubukang pumasok ang hybrid ng isang kambing sa bundok at isang insekto. Nagawa ni Janek na habulin sandali palayo ang insekto at isara ang pinto. Tinanong ng technician si Falk tungkol sa satellite phone at Brita. Sinabi ng siyentipiko na ang kanyang kasosyo ay may telepono. Ngunit hindi niya inamin ang kanyang ginawa. Nagsisinungaling siya na tumakas ang babae sa kabundukan matapos makakita ng mutant. Ipinagpatuloy ng halimaw ang kanyang paulit-ulit na pagtatangka na iram ang mga pinto na nakakatakot sa lahat na nagtipon. Ang mutant ay hindi pangkaraniwang malakas, ang kanyang malalakas na suntok ay yumanig sa istasyon na parang bahay ng mga baraha. Histeryosong sumisigaw si Ministro Bodisek sa halimaw, umaasang matatakot ito. Para sa isang sandali, ang kambing ay tumahimik. Hindi nagtagal ay bumalik ito kasama ang kanyang mutant na kaibigan, ang agila. Sumabog ang mga nilalang sa loob at sinubukan ni Janek na pigilan sila gamit ang kanyang mga kamay. Ang ministro ay tumulong sa kanya at nag-drill ng isang butas sa ulo ng mutant na kambing gamit ang isang drill. Ang iba naman ay nagpipigil ng hininga habang nanonood at humihinga ng maluwag kapag nanalo ang ginang sa labanan. Ang buong kumpanya ay natauhan at nakabawi mula sa pagkabigla na kanilang pinagdaanan. Si Harold ay may isang monologe sa kanyang sarili, nagsasalita ng pathologically tungkol sa kanyang pagdurusa. Nalaman ng ministro mula kay Tanya na ang helicopter na dapat na magbabalik sa delegasyon ay hindi darating hanggang tanghali sa susunod na araw. Ngunit hindi alam ng rescue team na nasa research station ang grupo at maaaring tumagal pa ng ilang oras ang kanilang paghahanap. Tamang napansin ng isang miyembro ng delegasyon na hindi alam ng rescue team kung ano ang naghihintay sa kanila sa kabundukan. Nakasanayan na nilang iligtas ang mga nawawalang climber at hindi nila kayang harapin ang mga mutant na walang armas. Bilang karagdagan, ang nahawa ang hiker ay maaaring hindi umabot sa umaga at kailangan nila ng satellite phone upang mailigtas siya. Si Tanya at Janek ay tinawag na pumunta sa istasyon ng panahon. Pinipilit ng technician si Fop na sumama sa kanila. Hindi naniniwala sa kanyang kwento tungkol sa pagtakas ni Brita. Ang iba ay humarang sa kanilang sarili sa base kung saan panandali ang nagkamalay ang turistang nasugatan ng agila. Sa pag-angat ng kumot, napansin ng mga nakalap ang kakaibang paggalaw sa ilalim ng balat ng kanyang binti. Iminumungkahi ni Harold na ang batang babae ay nahawahan din at isang mutant ang lumalaki sa loob niya ngayon. Nagpanik na naman ang lahat at tatakbo na palabas. Pinipigilan ng ministro ang pangkalahatang pagkasindak at iminumungkahi na putulin at sunugin ang anumang gumagapang sa loob ng batang babae. Hinugot niya ang mapaminsalang bakteryum sa pagkasuklam at ipinadala ito sa pugon. Sumunod, inicauterize ng babae ang bukas na sugat sa kanyang binti, dahilan para hindi sinasadyang mapasigaw ang babae. Sa kabila ng tiyak na katangian ng operasyon, ito ay matagumpay at ang camper ay nakaligtas. Sa kanilang paglalakbay, may pag-aalinlangan si Janek na hindi maliligtas ang dalaga at walang kabuluhan ang kanilang mga pagsisikap. Ikinagalit nito si Tanya na patuloy pa rin sa pagkabigla sa pagkamatay ng kanyang hindi pa isinisilang na anak. Dahil sa sandaling yon, balak ni Falk na tumakas. Ngunit agad siyang nahuli ni Janek habang tinutukan ng baril. Ang grupo ng ministro ay umiinom at nagdiriwang ng matagumpay na operasyon. Biglang may nagsimulang desperadong kumakatok sa pinto at humiling na papasukin siya.
Binuksan ni Harold ang deadbolt at ang photographer, na nahawahan ng hybrid na lamok, ay sumabog sa istasyon. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng malagim na mga paltos. Siya ay tumatakbo sa bawat tao sa kawalan ng pag-asa, humihingi ng tulong. Mas maraming mga insekto ang nagsimulang mapisa mula sa kanyang ulo. At ang istasyon ay nasa kaguluhan. Hindi sinasadyang nasunog ni Harold ang kanyang kamay at agad na nasunog. Siya ay tumatakbo sa labas sa takot. Nagkunwaring sinusuri ni Falk ang istasyon, habang inilalabas niya ang kanyang emosyon, inaalala ang kanyang ginawa. Nang makahanap siya ng baril sa sahig, inilagay niya ito sa kanyang bulsa. Nagpa siya ang tatlo na suriin ang pulang kuweba, at nakita ang naputol na katawan ng siyentipiko sa loob. Biglang tinutok ni Falk ng baril ang mag-asawa, at inutusan silang ibigay sa kanya ang baril. Sinubukan ni Tanya na daigin ang siyentipiko, ngunit sinaktan niya ito sa mata gamit ang kanyang buttstock. Bumagsak ang babae sa lupa, at sumisigaw sa sakit, at pinagbantaan ni Falk ang walang armas na si Janek gamit ang kanyang baril. Lumilitaw ang isang halimaw mula sa kadiliman at inaatake ang siyentipiko. Dahil sa sorpresa, bumaril siya sa hangin at ang kuweba ay naliwanagan ng maliwanag na kislap ng liwanag mula sa signal ng apoy. Ang hybrid na fox at gagamba ay lumuha sa katawan ni Falk, nilalamon ang lahat ng kanyang kaloob-looban. Inilipat ng mutant ang atensyon nito, kina Tanya at Janek, at napilitan silang tumakas. Naabutan ng nilalang ang technician, at sinubukang makapasok sa kanyang kaloob-looban, ngunit isinaksak ni Tanya ang isang batong martilyo sa kanyang bangkay. Magkasamang puwersa, tinapos ng mag-asawa ang mutant, at magkayakap. Sa ilalim ng katawan ni Bertha, nakakita sila ng isang telepono, na ginagamit nila upang tumawag para sa tulong. Nang mapansin ang isang haligi ng usok sa pangunahing base, sumugod sila sa iba. Doon nila nalaman na hindi nalampasan ng dalaga ang bangungot na gabi. Ang nagliligtas buhay na tunog ng isang helicopter, ay naririnig sa himpapawid, at ang grupo ng ministro, ay masayang tumatakbo patungo dito. Pumasok si Tanya sa cabin ni Janek, at natuklasan doon ang isang pangit na maliit na hybrid ng isang aso at isang lalaki. Nangyari ang lahat gaya ng hula ni Bertha. Tanto kung ano ang nangyayari, gusto ni Janek na sirain ang katakot-takot na nilalang, ngunit pinigilan siya ng kanyang kasintahan. Kinuha niya ang mutant sa kanyang mga bisig, at nilinaw sa isang tingin na balak niyang isama siya. Ang pagod na kumpanya ay lumika sa istasyon ng pananaliksik. Habang tumataas ang helicopter, napansin ni Tanya at Janek na ang isa pang malaking glacier ay naging pula. Naririnig ng mag-asawa ang tahimik na pag-ungol ng maliit na mutant sa backpack, at tumingin sa paligid na natatakot sa kung ano ang nasa unahan.